ba ang disadvantage at advantage sa ating mga maliliit na content creator sa dumadami na mga celebrity YouTuber? Tara, pag-usapan natin. What's up mga kababayan? Kamusta kayo? Today is October 13, 2019. Good morning sa inyo lahat at good afternoon, good evening kung saan ka man sulok na mundo na nanonood sa YouTube channel ko. Ano nga ba ang advantage at disadvantage sa ating mga maliliit na content creator sa patuloy na pagdami ng mga celebrity YouTuber? So, pag-usapan nga natin yung mga kababayan. Kasi kapag parang halos lahat, napakarami ng celebrity ngayon na nasa channel, halos lahat na sa channel 2, na meron na silang meron ng YouTube channel. So, yung ibig sabihin, kumbaga kikita pa ba? Kumbaga kaya pa ba natin sumabay? Kaya pa ba natin makilala rin na kagaya nila? So, swerte yung mga panahon noon na ang sikat lang is sila Pong TV, Milda Subic, Lloyd Cadena, at yung ibang DJ ng TV, ng radio station, mga DJ ng radio station. So, parang yun lang sila eh. Pero ngayon, dumarami na. Napakarami ng celebrity. Kahit si Regine Velasquez, si Eres Gonzalez, si Vice Ganda, si Ryan Bang, si Julian Santos, Alex Gonzaga, at Tony Gonzaga. So, ang tanong kasi dito mga kababayan, ang tanong kasi dito mga kababayan, paano tayo makipagsabayan sa kanila na pagpasok nila sa platform na to, meron silang audience. So, siguro mga kababayan, ang disadvantage dito, talagang kailangan natin mag-isip na para makita at mapansin yung channel natin. Pero ang advantage dito mga kababayan, since dumarami yung mga celebrity, dumarami din yung audience ng YouTube ngayon. So, mas malaking yung pag-asa na makilala rin tayo at mapansin tayo. Kasi lahat ng mga nag-a-idolize nun sa mga celebrity na yung YouTuber, nagpupunta sa YouTube at nanonood sa YouTube. So ibig sabihin, pwede makita at pwede tayong mapansin din sa pamamagitan ng panonood ng mga matatanda na yon, yung mga lolo, lola, tito, tita na nanonood sa mga idol nila. So ibig sabihin mga kababayan, yun na lang challenge mo sa atin. Galingan na lang natin paggawa ng content, siguro sa editing, lalo din sa yung thumbnail natin, kailangan mas papansin-pansin, di ba? So ako din, matagal ko rin pinag-isipan, pinagplanuhan kung paano ba. Pero syempre hanggang ngayon, kumbaga I'm still learning. Patuloy pa rin na nag-aaral pa rin o pinag-aaralan pa rin tong platform na to kung paano pa ma-improve yung channel natin. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Sana may napulot kayo kahit konting idea lang sa ginawa ko to. Parang wala eh, no? Pero sana may napulot kayo kahit konti. Marami pong salamat sa inyo lahat. Again, ako po si Jaime GRTV, isang OFW dito sa Alcobar. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para every time na bago akong upload, manonotify ka. God bless po sa ating lahat. God bless sa mga mag-anak natin sa Pilipinas. See you in my next vlog. Bye!